Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikalabing apat sa buwan ng Setyembre taong 2017. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, Barangay Kagawad patay sa pamamaril. Pagsupil sa mga agat boys di dapat iasa sa barangay lamang. At Local Council of Women sa Calapan City, binuo. At sa detalye ng ating mga balita, upang mas lalo pang mapalakas ang samahan ng mga kababaihan, ito ang pangunahing dahilan sa pagbubuo ng isang lokal na Council of Women kamakailan lamang sa lungsod ng Calapan na isinagawa sa pangunguna ni City Councilor Faye Ilano, Chairman ng Committee ng Mga Kababaihan at ilang City Councilors. Nakasaad dito sa Memorandum Circular Number 2006-125 na naglalayong patatagin ang operasyon ng naturang konseho. Ayon pa rin sa nasabing memo, ang LCW or Local Council of Women ay kinakailangan binubuo ng 9 members mula sa Board of Trustees, 7 kinatawan mula sa NGO, PO at Professional Group, 1 kinatawan mula sa Local Government Unit at 1 kinatawan mula sa National Council of Women of the Philippines or NCWP. Mula dito, nahalal naman sina Fsika Bendilo bilang chairperson at Mercy Gonzalez bilang vice chairperson. Nahalal rin sina Marilyn Sabalio bilang secretary, Myra Aldober assistant secretary, Dr. Emelinda Luna Goco bilang treasurer, Lily Rose Rosales auditor, Annabel Ola PRO at 3 council advisors na sina Annalyn Garcia, Lizelle Panganiban at Luz Marquez. Ipinaliwanag naman ni GAD focal person Nanet Jeronimo ang importansya ng pagbubuo ng konseho. Sa tulong rin kasi ng konseho, mas mapapabilis ang pagsusulong sa mga pag-aamyenda ng mga Magna Carta for Women na magbibigay ng mas marami at dagdag benepisyo para sa mga kababaihang Kalapenyos. Samantala sa pagkakabuo naman ng konseho, isa sa pangunahing responsibilidad nito ay ang palakasin at iahon ang karapatan ng mga kababaihan at tuluyang alisin ang diskriminasyon sa kanilang hanay. Sa ibang balita, kaugnay ng isinasagawang Double Estate Festival sa Bahay ng Nauhan, nagsagawa rin naman ng upgrading of skills on water lily handcraft. Ang DTI Mimaropa para sa DAO Water Lily Association upang maingat pa ang estado ng buhay ng mga miyembro ng nasabing asosasyon. Dito upang makontrol nila ang mabilis sa pagdami ng water lilies, patuloy ang pagtuturo ng DTI at iba't ibang ahensya upang makagawa ng mga makabagong kagamitan. Sa isinasagawang leatherizing of water lily training sa nasabing asosasyon, itinuturo dito kung paano ang mga napatuyong water lilies ay magagawang bag, wallet, folder, sandals at marami pang iba. Upang magamit naman ang mga water lilies sa produkto, kinakailangan muna itong patuyuin ng ilang araw kung saan ang balat ng mga water lily stalks ang ginagamit sa paggawa ng mga produkto. Dahil isang water lily sa abundant natural resources sa DAO, maraming produkto ang maaari nilang mabuo dito at matatandaan naman na sa festival wear na ginamit sa Binibining Nauhan 2017 ay water lily ang pangunahing materyales na ginamit. Isa lang naman ang DAO Water Lily Association sa maraming samahang tinutulungan ng DTI kasama ang ilang partner agencies upang makapagsimula ng hanap buhay. Samantala, ang DAO Water Lily Association ay isang samahan ng mga lokal na mamamayan sa barangay DAO na karamihan ay mga kababaihang walang hanap buhay. Sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga lokal nilang produkto, malaki na ang maitutulong nito para sa kanilang pamumuhay. Antabayan na iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her.
Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Mula noon hanggang ngayon, marami nang nagbago sa loob ng ating pantalan, subalit ang paglangoy or pagsisid ng mga agat boys tila hindi masusupil. Ayon sa Barangay San Antonio, hindi lang dapat iasa ito sa barangay kundi sa pagkilos ng iba pang konsernadong ahensya. Ang report na yan ihahatid sa atin ni Ms. Jake Viray. Sa pagsapit ng buwan ng Setyembre, nahudyat na papasok na naman ang peak season sa mga pantalan, isa na sa nagiging atraksyon ng mga pasahero ay ang mga agat boys. Kung tawagin, mga kabataang sumisisid para sa bariyang ihahagi sa mga pasaherong nakamasid sa kanila. Ngayon, bukod sa pagsisid o paglangoy, tila nag-aakrobat na mga ito sa malalaking lubid ng barko. Para sa mga kabataang ito, pagdami na ipinamamalas nilang kakaibang kakayahan, paglakas rin ang kanilang kita sa mga aliw na pasahero. Subalit batay sa Barangay Ordinance Number 008-08 Series of 2008, isinasaad dito na mahigpit na pinagbabawal ang paliligo sa dagat at paghahagis ng pera o barya ng sino man tao sa mga batang naliligo sa dagat na nasasakupan ng Philippine Port Authority Docking Area na sakop naman ng Barangay San Antonio, lungsod ng Calapan. Ayon kay Barangay Chairman Ariel Noniscan, aminado silang mahirap tuluyang masupil ang mga agat boys. Parang isang kultura na sa mga kabataang naninirahan sa tabing dagat ang pagiging agat na mahirap ng baliin. Paliwanag pa ni Kapitan, hindi nila pinababayaan ang pagbabantay dito. Subalit kinakailangan na aniya ang sama-samang pagkilos, hindi lamang ang barangay, kundi maging ang Philippine Ports Authority, Maritime at Port Police, Calcideco, Shipping Lines at maging ang pamahalaang lungsod. So talagang kami hirap na hirap na dyan sa problema namin yan. At actually sabi ko nga, nagkakaroon nag-uusap lagi ng PPA, ay dapat kami ay magkameron ng joint action dyan, hindi lang ang barangay. Kasi mas marami silang PPA police na pwedeng magsaway. At mayroon naman ordinansa ng pagbabasihan. Halimbawa, nung bawal magpapahagis na ang mga pasahero mahuhuli ay sa'yo magbubulta. Kasi kami may ordinansa diyan, yun na may atin na sa ngayon pang lusod, na ang aming tinatarget dyan ay yung mga pasahero maghahagis. Kasi kung walang maghahagis, eh maalis siguro yung mga batang yan. So, yun ang intention ng ordinansa ng barangay. Ang huhulihin namin ay yung maghahagis at saka yung nagpapahagis. 7 taong gulang pataas ang edad ng mga kabataan, di lamang mga taga-barangay San Antonio, kundi halo-halo ng mga agat boys mula sa mga kalapit na barangay. Ang ilang magulang kahit na paulit-ulit na sinasabihan at pinapaalalahanan na lulusutan pa rin ang kanilang mga anak. Ayon kay Kapitan, mainam kung makatutulong rin nila ang tanggapan ng CSWD para sa orientation seminar o iba pang estratehiya na nararapat para sa mga agat boys. Oo, talaga po niyan. Ibaga magkaroon ng isang parang symposium na symposium and retreat para doon sa lahat ng mga batang may plano pa mag-agat at mag-agat din siguro 2 days, overnight, i-doktrinahan. Pwedeng ganun programa. Kaya lang sabi ko, wala lang kami ganun mga module para umpisahan namin na kami ang magdoktrina ng baka mali yung aming naging module. So dapat ang may hawak nyo is na CSWD and then funded by the city government. Panawagan pa rin ni Kapitan Noniscan, huwag sana kalimutan ng ilang ahensya ang kanilang responsibilidad. Batay na rin sa ordinansang tulad ng pagpapaskil ng kopya ng ordinansa sa passenger area ng barko at sa pagpapaalala nito sa pamamagitan ng kanilang public address system kapag malapit ng dumaong o bago maglayag ang barko. Sinasabi na mapangani para sa mga kabataan ang maligo o paglangoy malapit sa mga barko na maaaring maging dahilan o pagmula ng sakuna o aksidente.
hindi rin na nila magandang pagmasdan para sa mga dayuhang mananakay ang ganitong senaryo. Bukod sa ginagawa na ring hanap buhay ito ng ilang agad boys, hindi rin magandang mawalan ang mga ito ng interes sa pag-aaral. Para naman sa mga pasahero o tauhan ng barko, bago kayo maghagis ng pera sa mga agad boys, ipinapaalala ni Kapitan Nonescan na ito ay may katumbas na kaparusahan at pagpapataw ng kaukulang multa na nagkakalaga ng hindi lalampa sa 200 piso. Samantala, kaugnay pa rin sa agad boys, panukala ni Kapitan Ariel Nonescan sana ay makatulong nila ang pamahalang lungsod sa usaping ito. Bukod sa mga agat ng San Antonio, mayroon ding ani ang mga taga-Lasareto, Calero at mga taga-Ibaba ang dumadayo dito. Kaya naman hiling niya na palawakin pa ang barangay ordinance sa pamamagitan ng pag-aakda ng isang city ordinance na sasakop sa iba pang pantalan ng lungsod ng Calapan. Siguro naman ang panibago. Siguro ay talagang ang solusyon dyan ay joint effort na barangay city. Kumbaga, balikatan yan eh. Pero pagka kami, siyempre, tatrabaho lang dyan. Mapasok kami sa ng PPA, asawa eh. Hindi mo pwede mo makaya huliin eh. Dahil mabibilis yan, pagtalong sa dagat yan eh, wala na. Matatandaan na minsan na itong tinalakay sa privilege speech ni City Councilor Loribel Tanyag. Aniya katakataka na dati-rati ay nag-aanunso ang mga ro-ro vessels sa pagbabawal sa paghahagis ng barya or pera sa mga agat boys, subalit tila nakalimutan na itong isagawa ngayon. Ayon pa rin kay Konsehala Tanyag, bukas siya at ang sangguniang panglungsod na talakayin at tingnan kung ano ang magagawa nila tungkol sa pagsupil dito. Naniniwala si Tanyag na hindi ligtas para sa naturang kabataan ang pagsisid or paglangoy malapit sa mga barko, gayon na rin hindi ito dapat maging paraan ng kanilang pagkita or pagkakabuhayan. Sa huli, pahayag ni Kapitan Nonescan, magtatakda sila ng pagpupulong kasama ang mga konsernadong ahensya upang bigyang solusyon ang muling pamamayagpag ng mga agat boys. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Best performance on the road is not just about speed. It's also about efficiency. Together with Ferrari, we've developed a new and improved Shell V-Power to bring the best out of your drive, whether on the racetrack or on the city road. Whatever your drive is, go well with our best performance and efficiency. At sa ating pong police report, isang barangay councilor ang pinagbabaril ng di pa rin nakikilalang salarin sa loob ng kusina ng bahay nito gabi ng 13 ng Setyembre taong kasalukuyan. Si Mel Francisco magbabalita. Patay sa pamamaril ang isang barangay councilor sa barangay Maidlang, lungsod ng Calapan, dakong alas 7:30 ng gabi, ika-13 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilalang biktima na si Kagawad Arnel Katapang Karingal, 46 anyos, may asawa at residente ng nasabing lugar. Ayon sa pulisya, umiinom ng lambanog ang biktima sa kusina nang bigla na lamang umanong pasukin at pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga salarin. Narinig pa umano ng anak nito na isa sa mga sospek ang nagsabi ng mga salitang huwag kang magmayabang sa biktima bago tumakas patungo sa di malamang direksyon sakay ng motorsiklo. Ayon kay Regional Crime Laboratory Mima Ropa, Deputy Regional Chief Police Superintendent Joseph Palmero, 5 tama ng bala sa kaliwang bahagi ng mukha at 2 naman sa dibdib ang tinamo ng biktima. Dahil puro fatal, dead on the spot si Karingal. Nagtamo siya ng 5 tama sa kaliwang bahagi ng mukha. 5 tama dito. Tapos lahat yon ay tagusan or
true and true. So lahat lumabas yung bala. Tapos dalawang tama sa dibdib. Isa rito at saka isa rito. So lahat ng tama niya sa katawan ay fatal. Okay. So hindi siya bubuhayin talaga. Yung soko natin pumunta doon at nakakuha sila ng yung spent shells, yung basyo. Nakuha yung mga basyo doon at yung slugs, tatlong slugs na nakuha. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa motibo ng pamamaslang at pagkakakilala ng mga suspect. Matatandaan na noong Hulyo taong kasalukuyan, isa ring barangay councilor sa Calapan City ang napatay sa pamamaril. Samantala, umuusad na ang construction ng Phase 2 ng gusali ng Regional Crime Laboratory Office, MIMA ROPA, kung saan kabilang ang ikalawa hanggang ikatlong palapag na naturang tanggapan. Ayon kay Deputy Regional Chief Police Superintendent Joseph Palmero, 20 milyong piso ang kabuang pondo na inilaan ng pamahalang nasyonal para sa kanilang building at ikinagagalak aniyang ipagpapatuloy na ang konstruksyon nito. Tiniyak rin ang opisyal na susuklian nila ng higit pang sipag sa trabaho ang pagkakaloob ng magandang tahanan sa mga kawani ng RCLO-4B. Lalo na yung pagbubutihin dahil katulad ngayon, mag-one year na kami dito sa bagong building namin. At the same time, ay pinapalaki pa. So, merong second floor and third floor na ginagawa sa ngayon. So, expected namin next year ay ita-turn over na yung bagong second floor and third floor. Umaasa naman aniya sila na ang pagtatapos ng gusali ay may kaakibat ring karagdagang tauhan at kagamitan, lalo pa at kulang pa aniya sila sa mga tauhan. Siyempre, malaki na yung office namin ay, at saka kulang na rin kami ng personnel dahil may mga magre-retire, may mga kailangan palitan. So, at saka yung iba kasi na-promote na, so dapat mapalitan ang mga bagong crime lab person. Sa kabila naman ito, pagbabalita ni Police Superintendent Palmero dahil sa dami ng sachets ng shabu na nare-recover sa iba't ibang panig ng MIMA ROPA, bunsod na rin ang war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte, mas madali na ngayon ang pagsusuri ng mga nakukumpiskang illegal drugs matapos silang bigyan ng karagdagang 2 chemists. Dahil dito, bawat probinsya sa MIMA ROPA ay may kanya-kanya ng chemist. Yung mga nahuhuling sachet, madami. Pero yung kilo-kilo, wala naman. No? Pero sa sobrang dami na sa buong MIMA ROPA, yung aming chemist, halos araw-araw, ay nag-testify sa korte. Challenge sa amin kung paano namin mapupuntahan yung mga drug cases kasi sa sobrang dami. Magandang balita kasi na bigyan kami ng ano ng 2 chemist na bagong graduate sa CRAME. So, yun naman ay inassign namin sa San Jose Occidental para may chemist tayo sa Occidental. Tapos yung isa naman inassign namin sa Romblon. So lahat ng probinsya ng MIMA ROPA ay may chemist. So yun po yung magandang balita na nangyari dito sa opisina namin. So lahat ng probinsya ay merong chemist na mag-examine ng mga droga. Ang Regional Crime Laboratory Office MIMA ROPA ay pinamumunuan ni Police Senior Superintendent Juanita Ramos bilang Regional Chief. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan?
Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Nais sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA. Tuloy ang pagpapaabot sa mga mamamayan ng mensahe ng Mindoro Oriental Police Provincial Office hinggil sa War on Drugs sa pamamagitan ng Quick Win Project jingle na may titulong Laban Natin. Sa naturang jingle na inilunsad noong Hulyo, taong kasalukuyan, ipinakita ng kapulisan ang mga masasamang dulot sa lipunan ng paggamit ng ilegal na droga at ang paghikayat sa mga mamamayan na makiisa at suportahan ang laban upang masugpo ito at ang kriminalidad. Ayon kay Provincial Police Community Relations Branch at PIO Chief Police Chief Inspector Buenvenido Handulong, maliban sa regular na pagpapatugtog nito sa mga aktibidad ng kapulisan sa lalawigan, gagamitin rin nila ito upang makarating ang kanilang mensahe hanggang sa mga malalayong barangay. Yung mga barangay na hindi natin napuntahan, halimbawa yung mga far-flung areas na medyo delikado, so gagawa natin yun ng paraan para at least maiparating natin o maiparating natin sa kanila yung mga programa through that project jingle. Magre-renta tayo ng sasakyan, paikutin natin doon sa barangay, sa mga liblib na lugar, patutugtugin natin yung ano yung jingle natin na yun. So with that, malaking tulong yun, di ba? Sasamahan na rin ng siguro pag-distribute ng flyers, materials para iwas krimen o iwas droga. Aniya pa, maliban dito, tuloy rin ang mga ugnayan pambarangay at pampulisya upang mapanatili ang magandang ugnayan ng mga pulis at mamamayan. Sa kabila naman ng mga batikos na ibinabato ng marami sa PNP dahil sa mga isyo ng pagpatay na kinasasangkutan ng ilang pulis, payo niya sa mga kabaro na huwag ma-low moral sa halip ay gampanan ng tapat at maayos ang tungkuling nakaantang sa kanila. Talagang kasama sa amin yan, sa trabaho namin yan, yung pambabatikos, siyempre, lalo-lalo na nakatuon yung atensyon ng mga mamamayan sa atin dahil tayo yung nasa parang pangunahing lansangan. Tayo yung nagpapatupad ng batas. O, normal lang yan. Sana doon sa mga kasamahan namin na kapulisan, huwag silang malo moral. Gawin lang nila kung ano yung nararapat, gawin lang nila kung ano yung trabaho na dapat nilang gampanan. And with the guidance ng Panginoon natin, di ba? And sabi nga gawin lang natin yung tama at naayon doon sa batas. Maaari nyo pa rin po kaming mapanood sa YouTube. Type lamang po ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Maximo C. Closa Jr. na nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi at marami pong salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik.